Yo guys, welcome back po. Huwag po ninyo palampasin ang content natin ngayon dahil ibibigay ko po sa inyo ang value ng quadro alas na aking tinatawag. 25 centimos year 2014, 15, 16 at 17. Ayan, at kung bago pa sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell ang sa ganun na ikaw ang mauna sa ating mga information. Iba na ang advance, guys. Advance ako mag-isip. Shout out ko sa susunod lang po. Medyo iniipon ko pa. Okay, guys. Paki-check nyo na agad ang mga natatagong 25 centimos. At sisimulan ko muna dito sa year 2014. Iisa-isahin po natin ito. Ito ang ating year 2014, guys. Ayan. Ilagyan ko na siya ng grade. Para sa akin, UNC ito. Ibig sabihin ng UNC ay uncirculated. Ayan. Pansin ninyo, guys. Makintabaw siya at walang gas-gas talaga. At sa likod niya, ayan po ang kanyang obverse type is a large script. So, ayan. Check muna natin kanya obverse, guys. Ayan. Mabilisan lang. Yung real lettering niya is a Republika ng Pilipinas na naka paikot doon sa value na 25 centimo at year na 2014 sa ibaba. At doon sa katabi ng centimo, andun ang mint mark ng BSP. At pag binaligtad natin, ayan ang kanyang reverse. Bangko Sentral ng Pilipinas ang lettering niya at year na 1993. Tapos yan, makikita nyo agad sa gitna yung kanyang cogwheel. At ang type na itong sa likod nito, yung die niya is large script. At heto ulit tayo, guys, sa Numista. Dito ako nagdiretso ngayon para hanapin ang value nitong mga 25 centimos natin. Ayan. Hindi ko lang sigurado kung meron ito sa may NGC. Pero sa tingin ko meron. Pero mas type ko kasi dito ngayon. Kasi meron din akong ipapaliwanag. Ayan. Scroll lang natin sa ibaba dahil doon natin makikita yung mga value nito kapag nandito kayo sa Numista. At kukunin muna natin yung kanyang composition, brass plated steel ang coin na ito. Tapos timbang niya 3.6 gram, diameter 20 mm, thickness 1.78. Ayan, sa pangkalahata na yan, sa apat na coin na yan. Kaya mamaya, dediretso na tayo sa kanyang mga value. Ito, guys, dumiretso na ako sa kanyang value. Tapos ayan, sunod-sunod na po yan, year 2014, 15, 16 at 17. Ako mapapansin nyo, sa year 2017, wala siyang value. Ipapaliwanag ko po yan mamaya. Pero dito muna tayo sa 2014. Ang value po ng 2014 dito sa Numista, yung verified condition is 5.12 pesos. Ayan. Tapos extra fine, 9.10. Ngayon lang, guys, punta tayo dito sa year 2015. Ito, guys, nilayer ko na lang para mabilis tayo. Ayan po ang kanyang condition, brilliant circulated po. Ito ang pinakamaganda sa apat na ito. Ayan. Ayan po ating 2015. So, ayan. Balik talaga kung napaka makikita nyo. Large script din po siya. Okay, guys. Ang kanyang value po ay year 2015 sa verifying condition is 7.96. Sabihin na natin 8 pesos. At sa uncirculated, ayan. Ayan ang meron dito. Maraming uncirculated dito sa year 2050, kaya ang kanya pong value is 26.73. Ayan po. Ngayon, punta tayo sa 2016. Ito ang ating 2016, guys. At ang kanyang grade para sa akin is about uncirculated. Meron lang siyang napakakunting parang gasgas lang. Ayan. Pero overall, makintabaw siya. At ang kanyang likod ay nabibilang din sa large script. So, ayan. At ang kanyang value, guys, ay 2016, ayan po, nag-iisa lang sa verifying condition na 17.6 pesos. Maaaring kaya ganyan po yan, guys, sa year 2016, wala po nag-replace ng kanilang mga coins dito. Kaya po ganun. Pero meron siya sa verifying condition. Ayan po, mabintahan ng verifying condition dito. Ayan. Ngayon naman, guys, pupunta tayo sa year 2017. Ipapaliwanag ko kung bakit wala pong value rito, dito sa table niya. Ito po ang ating year 2017. Ang grade niya is about uncirculated. Ito po ang ating hawak. Ayan. Maganda pa rin din siya, guys. Makintab pa.
Yan. Tapos balik na rin natin. Ang kanyang likod ay nabibilang din sa large script. Ito nga pa ito, puro large script. Meron pong small script na tinatawag, guys. Maliit po yung mga yung year niya tsaka yung mga lettering niya. Ayan. Papaliwanan ko kung bakit wala pong value rito yan. Ito, scroll lang natin pababa kung bakit. Ayan guys, scroll lang natin. Mababasa niya rito sa may banding ibaba niya yung values in the table above are express in Philippine Peso. Ayan. Ayan. Ayan po yung mga member dito guys. So, ang dami. Ayan. Kung gusto niyo po nga mag-place lang inyong mga coins dito, mag-sign up lang po kayo dito sa Numista. Ayan. Ito guys. Meron lang kasi ako nakita kung bakit walang value doon sa itaas yung year 2017. Numista Rarity Index. Ayan. Pansinin niyo guys yung nasa taas ng coin na yan. I-click natin yan siya. Pag kinilik nyo yan guys, makikita nyo ang value nitong year 2017 ay 295 pesos. O, ayan o. So, para dito, yung year 2017 ay rare. Kaya pag naglagay sila sa eBay, mataas na po ang price. Ayan o. Sa isang piraso lang po yun. So, ganun po ang nagiging kalakalan nila dito para sa akin. Ayun po ang kanilang sistema. Pag wala doon sa ibig sabihin, pag wala doon sa mababang prosyento ng coins na inyong hinahanap, pag pinuntahan nyo po sa eBay, sigurado ako mataas po ang value nun. So ayun guys, sana naging malinaw sa inyo. So salamat sa inyo ulit, sa inyong panonood. At bago ko tayo magpaalam, shoutout muna kina Luis May. Ayan, sabi niya, hello po, dito na po ako. Nakatambay pa. Shoutout naman po. Salamat. Oh, ito na yung request mo, Luis May. Shoutout sa iyo at maraming salamat sa pag-suporta sa aming channel. At pakitanong na rin si Papa mo kung kailan kami magpapayar. Okay na. At okay guys, dito na lang po ulit ang mga aking content. Medyo nagmamadali lang kasi ako at medyo pagod kaya medyo hindi maganda. Pero at least ay nabigay ko pa rin ang tama ang mga value nitong ating Quadro Alas na 25 centimos. Until next time guys, God bless you all. I'm out.